ang mababago? Reduction factor. So, diba, ang assumption lang naman natin sa una, yield. So, kung yield tayo, tama na ba yung sagot na to? Tama na ba yung value ng A? Tama to. So, FS natin is nandito. So, next natin, kumpitin natin si MN. MU ba yung sunod na hinahanap? Ha? Pag-factored moment, MU yan. So, solve tayo ng MU, P, and N. So, simula tayo sa MN. MN natin. Ano gusto niyo gamitin? C o T na lang? T. O T na lang. T minus A over 2. Para hindi niyo masanay lang. 0.85. F prime C natin. F prime C. AB multiplied sa D minus A over 2. So solve natin to. 0.85. F prime C natin, ano value? 27.6. Multiply. Kaya na mag-substitute sa A, ha? Yung B, 250. Multiply sa D, 375 minus A over 2. Kaya na mag-substitute ng A para makapit-7. Nag-guess pa ba? Kaya pa naman. Kayaanin nyo. Kayaanin to, is kakayanin nyo. So next natin, reduction factor. So reduction factor yung problema natin. Hindi na pwedeng gamitin si 0.9. Bakit? Hindi ka tension controlled. Transition region ka. So gagawin siya yung lagi kung di mag-drawing dito. Yung strain diagram natin. So, sabi natin, ganito yung drawing. Ito ngayon si 0.65. Ano yung nakikita dito? 0.005. Then, nandito is 0.05. Oh, hindi to 0.002. FY over 200,000. Nagkataon lang, sabi, if grade 60 ka daw, gagamitin natin is 0.002. So, itong 414.7 is another conversion sa grade 60. So, pwede natin nilagay dito 0.002. Ano itong dalawang line na to, yung isa para sa reduction factor, yung isa para sa strain. Epsilon T. Epsilon T yung nilagay ko, ah. So, yung epsilon T, sabi natin, so, yung epsilon T, sabi natin, if single layer tayo, equal sa epsilon T. Tatandaan pa ba to? Dito hindi sinabi kung ilang layer yung bakal natin. So assume natin, isang layer lang yan. So, ito yan, epsilon S. So paano makukumpit si epsilon S?
Okay, yung FS over 200. Yung epsilon S natin is equal sa FS over 200,000. Itong FS na to, dito binabago ah. Kung ano yung na-compute yung value ng FS kanina, yan na yun. Baka sabihin nyo, sir, nag-yield, di FY. Di ginagawang FY ito, no? Babalik ka sa value na to. Kasi F na yung FY over 200,000. So yung FS natin, 842.5611 all over 200,000. Ito si epsilon S na equal din kay epsilon T. Kapag na-compute, 0.004213. Konti na lang, 0.001 na lang, tension controlled ka na. Kaso, nahiya pa ng konti. So yung reduction factor tuloy natin, hindi na pwede 0.9. So dyan na papasok yung interpolation. So nasan si 0.004213? Tama ba? Nasa pangitan niya itong dalawa. Okay. Itong buong kasing ito is transition region. So pag nag-graph ka pataas, sabi nga yung drawing ko, ano, nandito daw siya. 4, 2, 1, 3. Di ba pag tinignan mo yan, meron siyang corresponding dapat na value sa reduction factor. Ito yung nahanap natin. So gagawin natin dito, ratio and proportion pwede. Pero ako, ma'am, i-interpolation na lang ako. So, ano ba yung interpolation? Pag interpolation, dalawang side ng equation. Ang interpolation, hindi lang para dito. Kahit saan na may straight line. Mapa soil, kahit alin, mapa soil, mapa hydraulics, pwede ang interpolation. So, upper limit minus lower limit all over. Dalawa yan. Hindi na, di ko tayo bibigyan ng formula dito. Mamaya formula dito eh. Sabi ko trick. Nababago kasi yung value ng FY over 200,000 doon. Mas madali kasi ito. So ano ba yung ibig sabihin ng upper limit na yan? Eh, dalawang side yan. Yung isa, para sa reduction factor. Yung isa, para sa strain. So, upper limit minus lower limit. Unahin muna natin. Ano ba yung upper limit tsaka lower limit? Yan. Ito yan. Sabi natin, ito, 0.9 to. So, ano yung upper limit mong una? Upper limit mong una, ito. Upper limit minus lower limit. 0.9 minus P. Next, ano yung upper limit tsaka lower limit? Dalawa option. Pwedeng ito naman yung upper limit, ito yung lower limit. Or, ito pa rin upper limit, ito yung lower limit. Kahit alin, pwede. So ako, gawin ko muna yung mahaba. Ito muna, yung matagal lumabas sa calculator. Ito mo naman yung upper limit kung bago, then 0.65. So ito ngayon, P minus 0.65. Nagigets ba ito? Tinignan ko lang dito, upper limit, lower limit, tapos bagong upper limit, lower limit. O, upper limit mula 0.9 minus lower limit, ito yung nasa baba. Kaya lower limit tawag, mas mababa yung value. So next, tapos ka na sa upside ng, tapos ka na sa numerator, sa denominator, same. Dapat, upper limit, lower limit ulit. Kung ito yung ginawa mong lower, upper limit ngayon, ito naman si lower limit. Kaya 0.9, P minus 0.65. Next natin, yung pinag-compare natin. Diba sabi dito, para to sa strain. Ano na ngayon yung upper limit natin? Based dito, saan tumapat yung upper limit? 0.005. Tandaan nyo kung ano yung pinag-partner natin ha? 0.005. Minus, anong lower limit? Pinartner natin si reduction factor kanina. Ano yung strain kasama si reduction factor? 0.00
0042 13 all over 0.00 minus 0.002. Nag-gets ba to? Ito na yung bagong upper limit, lower limit. Ilan lang ang unknown? Isa lang, si reduction factor. So pag sinolve yun pa sa calculator nyo, huwag nyo muna si-solve. Matagal yan bago lumabas. Magta-type kayo ng value. Type yung value siguro mga 0.005. Pag nag-solve kayo, tagal yan pag di kayo mag-type. Kahit 0.00 something, kahit anong number, basta 0.00 something. Matagal yan pag di kayo nag-type ng value. Ay, matagal ka pag di kayo nag-type ng value. Pero sir, ano sagot? 0.8344? Ano sagot niya? 0.8344. So, next natin. Sabi ko, may isa pang solution dito. Mas trip ko yung isa sa reduction factor kasi di ka na magta-type ng value doon. Kasi isa lang yung unknown. Dito kasi dalawa. Pag di kayo nag-type ng value nito, sobrang tagal. Minsan, umaabot ng 5 minutes. Depende sa calculator. So, solve natin ito. Palitan ko yung upper limit. O, makinig. Yung upper limit kong una, yun pa rin. 0.9 minus 3. All over, babaguhin ko yung upper limit ko. Yun lang naman condition nun, 0.9 pa rin. Minus 0.65 equal sa 0.005 minus 0.4213 over 0.05. Pinago pa rin pala. Uy! Hello, sir. Tanggalin ko na ito. 0.0042. Siyempre, mababago rin yung nasa baba. Ano yung nasa baba? 0.005. Minus 0.002. Ito, kahit wala kang i-type sa calculator, mas mabilis lalabas yung answer nito. Same answer lang dapat. Kahit ano yung gawin niyo, pwede. Ha? Ito na yun. Binura ko na isa. Yung may dalawang P. Mas mabilis kasi ito sa calculator. Pareho lang yun. 0.9, 0.65, 0.21. Dapat pareho yan. Di ba pinagdan ko ngayon? Mali yun ang dito mo. Wala, one click. 0.83 44. Kahit anong gawin nyo, bahala kayo kahit ano. Same lang answer dapat yan. So kung meron kang reduction factor, makakompute mo na si MU. Ito na yun. Ano yung iba pang solution? Calculator. Meron dyan. Lalagay lang kayo sa table ng password. May question ba dito?
Wala. O, break time muna. 15 minutes.